sinariwa ng mga kaanak ang kanilang mahal sa buhay na biktima ng involuntary disappearance na hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Ilukunita ngayong buwan ang International Day of the Disappeared bilang pag-alaala sa mga taong biktima ng biglaang pagkawala. Ilang anti-disappearance advocates at mga kamag-anakan ng mga biktima ng involuntary disappearance ang dumalo sa pagtitipon. Isa na dito si Nanay Numeria na dekada na ang nakalipas nang huling makita ang kanyang anak na si Romualdo Orquillo na umano'y dinukot ng mga sundalo noong October 14, 2000. Liban sa mga kalaban namin sa ngayon na nakatatakot dahil mga kernel na yun. Isinusulong ng grupo ang pagkakaroon ng batas na magpapataw ng parusa sa mga nasa likod ng pagkakawala ng isang ordinaryong tao. Ito ay sinang-ayunan ni Department of Justice Undersecretary Geronimo C. Ayon kay USEC C, bagaman may anti-torture law at anti-kidnapping law, hindi ito ang batas na angko para sa naturang kaso. Nangako naman siya sa kaanak ng mga biktima na makararating ang kanilang hinaing sa pamunuan ng Department of Justice. And of course, this big political and business interest is translated into impunity when the crime itself is committed by agents of the government, agents of the law. Base sa statistics, nangunguna ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nasasangkot sa ganitong kaso. Lumilitaw din na sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, pinakamaraming kaso ng mga forced disappearance. Pumangalawa naman ang administrasyon ni Corazon Aquino at pangatlo naman ang Arroyo administration. At isa sa kontrobersyal na kaso ay ang pagkawala ng aktivistang si Jonas Burgos noong April 2006 na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Kaya para kay CHR Chairperson Eta Rosales, isa ito sa problemang kinakaharap ng bansa na dapat mabigyan ng agarang solusyon. I-develop ng CHR yung kanyang kakayahan at mechanism sa pagbibisita sa mga detention centers. Hindi na dapat lihim ang mga detention centers. Benedict Galazan para sa UNCV News Worldwide at ito ang balita.